kung alam nila naman po walang inagawang masama or hindi man nakakatapak ng tao, isipin nyo na lang din po yung mga ginawa ng mga iba pang bading na nakatulong sa ating community. Yes, I'm Leovy Dulay from Balinacan, Marinduque, 19 years old. I'm a member of LGBT community as a gay. Nung bata ko lang po kasi ako, alam ko na malambot ang ulo ako. Pero nag-exist po talaga yung pinakang personality ko as a gay ay nung nag-turn na po ako, yung nag-teenage na po ako. Basta sa nalaman ko na lang, nararamdaman ko siya eh. Dalawa po kami magkakapatid, tapos ako po ang bunso. Lately, hindi pa naman po ganun talaga, fully accepted ako nun. Pero habang natagal naman po, nare-realize din naman nila po yung ano ko po, yung importance ko po bilang gay and bilang isang anak din nila. Ano ka po dati, sinabihan niyo po ako ng bata ka pa, makakapaganap ka pa ng tamang babae, lumanong po siya. Sabi ko po, nanay, alam ko, gusto niyo rin ako makuha, gusto niyo rin magkaroon ako ng apo ng ganun talaga sa akin. Pero hindi ko po mapapangako na mag-asawa ko ng babae. Sabi, basta mahaba pa ang panahon. Mahaba pa ang panahon para mag-isip ka. Then, sa ngayon po, na-realize po niya talaga na 80-20 yung percent kung na magkaroon talaga ako asawa. Wala naman po mga physical ganyan, basta ano lang po, parang hindi pa pula, hindi po nila talaga ako in-accept nung una kasi baka daw nga po makutsa pa ng iba. Pero habang natagal po, na-realize naman po nila na okay naman, wala namang nagawang masama. Ako po ngayon ay second year college. I'm taking Bachelor of Science in Information Technology, major in Food Tech. I've experienced a lot when I was on senior high school and junior high school. First, yung pambubuli po, based on dun po sa gender identity ko, then yung ano po ay, yung wala naman po mga nangyaring physical na pangungutya mo. More on ano talaga, emotion and ano. Nung senior high school po ako, dun po ako maigi po, parang na-develop po yung personality ko bilang gay. Tapos, dun sa mga nakakasama ko po, they teach me how to encourage that kind of situation. Siyempre, hindi mo naman po kasi kailangan labanan ng labanan yung mga ganun kasi habang nagtagal, ay lalo ka nila insultin kasi ayaw din nila magpatalo. Kaya ang nagawa ko nilang po, hindi ko na lang po sila napansin kasi habang matagal, magpapagod din po sila. Marirealize po nila yung kahalagahan natin bilang isang LGBT. Minsan po, pag ako po yung nagalakad, may mga batang syempre, mga hindi pa ganun ka-matured para kung ano ba talaga kami, yung parang kakita na lang nila, lang po nila sa amin, ganun. Syempre, hindi po maiiwasan yung, lagi po nila kaming inulit na, ay, bading, ganun. Ako po, ang nasabihan ko na lang po dun sa mga bata, sabi ko, neng toy, malaki pa kayo, malalaman niyo pa at malalaman kung ano talaga yung inagalawan ninyong mundo. Ganun lang po, simple. Sa ngayon po, meron pa akong karelasyon. Nagkakilala po kami through chat, then after is, nag-beat-up na po, then yun, nagtuloy-tuloy na po yung pinakang process ng aming relationship. Para sa akin po, mahirap po kasi hindi mo naman po alam kung ano talaga yung hanap ng isang lalaki. Kung babae or bakla, mabait or hindi. Kasi po, kadalasan po mga kasama ko is yung mga matatandang bading, hindi kagaya po ng yung mga bagong bading po. When it comes to love po kasi, parang dun po sa matatanda, May part po kasi na they are obsessed sa love, tapos nabigay po talaga nila lahat dun po sa matatanda. Tapos dun naman po sabi, nabigay po namin lahat pero hindi man through financial or sa mga bagay-bagay, kundi yung pagmamahal talaga namin. Kasi bilang teenager ng LGBT, ay na-experience ko na yung mahirap makahanap talaga ng true love. Siguro part na rin po ng relation yung magkaroon tayo ng exchange ng pera. Palitan lang kung sino yung gagastos, kung sino yung... Pero yung parang nag-overstep ka na po dun sa limit mo na ikaw po nun, ikaw yung ahingian ng pera o ikaw yung mahingi ng pera. Ay parang mali naman na po. Meron po akong grupo ngayon ng LGBT dito sa Marinduque. Ang kahalagahan po nito
to mag-unite po kami lahat kaysa yung mag-away-away kami nung dahil lamang sa lalaki. Mas maabuti pang magkaroon ng grupo na magkaroon ng magandang samahan upang pag-usapan natin mga problema bilang isang LGBT at also kung paano natin matutulungan ang ating community. Sa ngayon po, ang nakikita ko pong issue sa mga kabataan ng Marinduque ng LGBT ay hanap po nila yung mga lalaki. Hindi naman po sa lahat ng kabataan. May nakikita lang po ako ng kabataan ng mga teenage ngayon na ano po, nag-take advantage po sila sa men or sa male. Nag-take advantage. Yung kagaya ko sa sayawan, harass, gano'n. Some naman po, pero hindi naman po lahat. Some part ng LGBT dito. Ang advice ko po sa kanila is, syempre, kailangan po na nilang sumali din sa mga grupo talaga ng mga good influencer. Like, yung grupo namin, which is the LGBT Mugpog, maganda naman po yung pinakang, ano nila, ang kanila, ang concern nila sa community. Doon sa mga tao naman po, hindi pa talaga fully accepted yung LGBT dito sa Mugpog. Huwag po tayong mag-stick dun sa Bible na sinasabi na lalaki at babae lang ang ginawa ni God. Siyempre, ang mga bading din po ay anak ni God. So, sana ay ma-accept nila, not this time, siguro ma-realize din nila na kung paano kami gumagalaw at paano kami tumutulong dito sa mundo namin ginagalaw.